Ang pinakamalaking banta ngayon mga sangkay sa ikatlong digmaang pandaigdigan ang Taiwan po at ang China. At ngayon mga sangkay, meron pong update na nagpadala po ang China ng kanilang mga pandigma malapit po sa Taiwan. So, ano kaya ang posibleng mangyari? Okay, tingnan po natin ang balitang to mga sangkay dahil alam nyo, para po sa inyong kaalaman, bagamat nagkaroon na po ng digmaan na nagaganap po ngayon doon sa doon po sa Ukraine at Russia, hindi pa rin po doon ang pinaka may matinding banta. Ang pinakamalaking banta mga sangkay ay nandirito po sa Asia. Ito po ay ang Taiwan at China. Na alam naman po natin kung sino ang nasa likod ng Taiwan. Wala pong iba kundi ang Amerika. So ngayon mga sangkay, matapos umanong bumisita ang isa sa mga opisyal ng Amerika doon po sa Taiwan, o bumisita ba o nagkita, well alamin po natin mamaya mga sangkay, dito na po gumawa ng isa na namang hakbang ang China. At alam niyo mga sangkay, mayroong nga pong prediction na posible umano mangyari ang digmaan pandaigdigan na pinakamalaki mga sangkay sa kasaysayan pagmumulan umano sa Taiwan at China. So ito po yung balita mga sangkay, tingnan po natin. Ayan po, China nagpadala umano ng warships sa karagatan malapit sa Taiwan. Alam nyo mga sangkay, konting gitgitan lamang po ito. Magkakaroon na po ng matinding ano, pero alam nyo, ang China, naniniwala pa rin ako until now na hindi po makikipagdigma. Dadaanin po nila ito sa maayos na ano, usapan, dahil nga po maganda po yung tinatakbo ngayon, tinatahak ng China pagdating po sa global economy. Tiruin nyo, kahit mga kakampi po ng Amerika, pumupunta po sa China para lamang po kausapin si President Xi at pag-usapan yung tungkol sa Ukraine at Russia. At maliban dun, kasama na po yung usapang pagninegosyo. So bago natin panoorin ang balitang to mga sangkay, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapagsubscribe. Okay, check nyo po sa ibaba dahil may mga nagtatanong, sangkay, parang wala ka na sa YouTube. Yung pala, hindi sila nakasubscribe. So ngayon mga sangkay, isubscribe nyo po sa ibaba at i-click nyo po yung bell notification. Nasa ibaba po yan ang video na to. Tapos i-click nyo rin po yung all. Ulitin ko, pindutin nyo po yung subscribe sa ibaba, pindutin yung bell at pindutin nyo po yung all. So, eto mga sangkay, tingnan po natin ang balita. Na itong China, yan nga po, China deploys warship near Taiwan matapos umano ang meeting. So ito po, panoorin po natin. Nag-deploy ng warships ang China sa karagatang malapit sa Taiwan. Kasabay ng pangakong tutugunan ang ginawang pakikipagpulong ni U.S. House Speaker Kevin McCarthy kay Taiwan's President Tsai Ing-wen. Yun mga sangkay, nakipagpulong. Di ko alam kung saan ba sila nag-usap, sa ibang lugar ba o mismong lugar ng Taiwan. Sa California, USA. Uy, doon pala sa California. Itinuturing na makasaysayang meeting ito sa gitna ng pagtuligsa ng China na umaangkin sa self-ruled island territory. Si McCarthy, ang highest ranking official na nakipag-usap sa Taiwanese president sa Estados Unidos. Ayan po mga sangkay, yan po ang pinagingit-ngit ng China. Alam nyo, pagdating sa Amerika, mainit po ang China at US. Pero mas mainit po yung Amerika laban sa China dahil nga po ang China kasi ngayon nasa momentum eh. Hindi ko nga alam mga sangkay, kasi kung ako yung ano, kung ako yung leader ng Taiwan, mas kakapit ako sa China. Na which is kapatid lang din po nila yan. Eh, probinsya nga po, diba, ng China yung Taiwan. Pero nagkakaroon nga po ng sigalot dahil nga po dito sa presidente ng Taiwan ngayon mga sangkay. Dahil nga po umaayon po siya sa Amerika. Pero kung tingnan po natin yung nagiging takbo, yung impluensya po ngayon ng China sa iba't ibang panig ng ating mundo, matindi.
hindi po impluwensya pagdating sa militar, kundi impluwensya pagdating po sa pagninegosyo. Business, usapang business, usapang ekonomiya, mga sangkay, usapan sa global market, ang China po ay nasa momentum. While ang Amerika, pabagsak po sila ng pabagsak, pero syempre, decision po yan ng Taiwan. Pero, again, mga sangkay, baka ma-misinterpret na naman po ng iba. Sasabihin na naman nila, eh, kasi ito sa sangkay, maka-China eh. No, hindi ako maka-China. Diyos mio, marimar. Bad trip nga ako sa mga yan eh. Ang sasama ng ugali dito sa Pilipinas, di ba? Marami sa kanila eh, loko-loko dito sa ating bansa. Though hindi naman po lahat. Pero, maraming beses na kasi ako nakakitang ganun ng mga Chinese. Pero pagdating po sa usapang real talk, pagninegosyo, China po talagang nasa ano, momentum. Pero inyo yung Amerika, ano yung ibinibida? Mga armas, military, capability. While yung China, ano po ang binibida? Business. Diba? Mga foreign investors mula po sa kanilang bansa na nakikipag-ugnayan po sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Para po pag-usapan yung pagninegosyo. Ngayon mga sangkay, ito po yung rason kung bakit ang China nasa momentum po na umaangat ang kanilang ekonomiya. Mismo simula 1979 kung kailan itinatag ng Washington ang diplomatic relations sa People's Republic of China-Taiwan. Bago pa man ang meeting, nagbabala na ang Beijing sa magkabilang panig at nag-deploy ng aircraft carrier sa southeast ng Taiwan. Alam nyo mga sangkay, itong ano, itong dinideploy ng China, papunta po malapit na po sa Taiwan. Ito po ay kaunting ano lang to, kaluskus kumbaga. Kapag ka nagkaroon po ng nagkaipitan po dyan, sigurado, mangyayari po yung sinasabi, eh, di ba? May mga nanghuhula na nga po, mga sangkay, na posible o manong maganap yung digmaan sa taong ito mismo, 2023. Which is, I'm praying, mga sangkay, na hindi po mangyari yan. Diyos mio, marimar. Marami pa tayong gustong gawin sa buhay. Wag muna ngayon yung digmaan na yan, mga sangkay. Though, biblically, nakasulat po talaga na mangyayari po yung tinatawag na Armageddon. Ito po yung pinakamalaking digmaan na mangyayari sa ating mundo. Pero tingin ko hindi pa naman ito mga sangkay ang panahon. Sana hindi po mangyari. Sana madaan pa po sa usapan. Sana anuhan lang, banatan lang ng salita. Wala po yung tipong... Kasi masela na po yung magpapatama ka na ng halimbawa rocket papunta ng syudad. Gaya po ng ginagawa nitong North Korea. Nagpapalipad po sila ng rocket doon sa karagatan ng Japan at South Korea. Pero pag tumama po yan doon sa kalupaan ng Japan, sigurado matinding gulo yan. Diba? Anyway, mga sangkay, sa mga nagpapadala po ng pera po dyan, mula po sa abroad, eto mga sangkay, alam ko, isa sa problema nyo dahil nga po mahal ang bayad ng pagpapadala po ng pera mula po sa ibang bansa papunta po dito sa Pilipinas. So may good news po ako sa inyo, mayroon pong libre na pwede pong makapagpadala ng pera. Ito po ay sa SendWave. So i-download nyo lamang po itong SendWave sa inyong mga cellphone mga sangkay at pwede na po kayong makapagpadala ng pera ng libre papunta po sa Pilipinas. Ayan po nakalagay, send money to the Philippines with no fees. 100% secure, zero sending fees, excellent rates. Okay? So, paano nga ba gamitin yan, sangkay? Ganito lang, ito yan mga sangkay. So, kapag na-download nyo na, ayan po, may limang steps. Kapag na-download nyo na po itong SendWave, tapos okay na lahat, naka-setup na, gamitin nyo lamang po yung promo code na Solid Sangkay. Ayan po, ang laki ng letra na yan, Solid Sangkay. Gamitin nyo yung Solid Sangkay para po free ang inyong ipapadalang pera. Pwede kayong magpadala sa mobile wallets, GCash, or mga bank account like Metrobank, BDO, BPI, at marami pa pong iba. Tapos cash pickup, kagaya po ng Imlulir, Cebuana, Palawan, at marami pa pong iba mga sangkay. Ang tanong, saan mga bansa pwede makapagpadala o magamit itong SendWave? Ito po yun mga sangkay. Sa mga Pilipinong nasa Belgium, Canada, France, Ireland, Italy, Spain, United Kingdom,
United States. Madaling sabi, nasa Europe mga sangkay. Yung mga nasa Europe, magagamit nyo po itong, nasa Western countries, magagamit nyo po itong SendWave ng ganun lamang po kadali. So gamitin nyo lamang po ang promo code na Solid Sangkay. So balik na po tayo sa ating pinag-uusapan mga sangkay. Ngayon, na itong nagaganap doon po sa tawag dito, China at Taiwan, ay posible po talagang pagmula ng isang malaking gulo. Yan o, nag-deploy daw po yung China ng maraming warships malapit po sa Taiwan. The friendship between the people of Taiwan and America is a matter of profound importance to the free world. And it is critical to maintain economic freedom, peace, and regional stability. Alam niyo, itong problema ng Taiwan at China, medyo malalim po kasi ito. Yung mga nakikita natin na parang away na nagkakaroon po ng hindi pagkakasundo ang Taiwan at China, yun lamang po yung mga nakikita po natin dahil yun po ang lumalabas sa camera. Pero may mas malalim pa po ng mga impormasyon dyan. Kasi isipin niyo naman, probinsya po ito ng China yung Taiwan. Meron pa nga pong pagtatalo dyan mga sangkay. Ano ba talaga ang dapat humawak sa China? Yung Taiwan o yung Beijing? Yan po yung pinag-uusapan dyan. Well, ano po ang inyong komento tungkol po dito sa nangyayari? Posible nga bang magkaroon na po ng digmaan na maganap? O ito na ba ang simula ng pagsugod ng China papunta po sa Taiwan, ang pagpapadala po ng mga warships malapit po sa Taiwan? I-comment nyo lamang po sa ibaba. At iniimbitahan ko po kayo mga sangkay na i-subscribe ang isa ko pong bagong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga topic kagaya po ng mga naisulat sa Biblia, mga hula sa Biblia, at mga misteryosong bagay na nangyayari sa ating mundo na hindi po natin maipaliwanag pero kayang ipaliwanag ng salita ng Diyos. So marami na pong Solid Sangkay ang andito mga sangkay. Kayo na lamang siguro ang wala pa. So ang gawin nyo lamang, i-search nyo lamang sa inyong mga YouTube account ang Sangkay Revelation. At kapag nakita nyo na ito mga sangkay, pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Ganun lamang po kasimple, ulitin ko, pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. Again, Sangkay Revelation, huwag nyo pong kalilimutan. Bye.